Ito ho yung para sa itemized allowable deduction. BIR form 1701Q 2018 edition para sa itemized allowable deduction. Again, wag na wag ho kayong kung may asawa ka, ha? Married. Wag na wag kayong magpa-file ng joint. Yung asawa mo dapat may sariling ganito. Wag kayong, naku po, may mga kaso po na yung lalaki nagkaroon ng problema, kinasuhan din yung babae kasi joint. Okay? Ibig sabihin, chinek ng asawang babae yung trabaho ng lalaki. So may consent siya na mali yung ginawa ng lalaki. O sige, dito na tayo, ha? So paano ka naging itemized? Nakita mo ba yung 16A? Ayun, no, yung 16A. Chinekan mo yan. Tapos, chinekan mo rin itong graduated. So, dalawa yung check mo rito sa number 16. Okay? Ito at yun. 16A at yung 16 dito. So, nang na-checkan mo yun, pupunta ngayon tayo sa likod. Ha? Anong item? Schedule. Schedule 1. So, ano magkakikita sa schedule 1? Punta ka ngayon sa number 36. So, ang tinatanong sa'yo is, magkano sale mo? Sale mo from January 1 to March 31, 2018. So, dideclare mo yung sale mo. For example, 3 million. Okay. So, tinatanong sa'yo, magkano cost of sale mo? Ayun, ilalagay mo yung cost of sale mo. Pag sinabing cost of sale, yan yung tinitinda mo. Kung nagtitinda ka ng chok, bumili ka ng chok, tapos tininda mo, yung pagkakabili mo ng chok, yun po yung cost of sale nyo. For example, ang cost of sale mo rito is 1.8 million. Ayan. So, ileles mo ngayon yun doon. 3 million minus 1.8 million, yun ang isusulat. Susulat nyo ngayon sa number 38. 1.2 million. Number 39. Tinatanong yung allowable itemized deduction. Okay, binago na, binaliktad, ano? Allowable itemized deduction na pala ngayon, aid. Okay, allowable itemized deduction. Ano yun? Yung mga salaries and wages, depreciation, mga office supplies nyo, dito nyo ilalagay. For example, 1 million, yun. Eh sir, meron daan number 40, lalagay mo sa number 40, 0. 41, oh. So, ang lalagay mo rito is 1.2 minus 1 million. So, meron kang 200,000. Okay. 42, 43, 44. Ano ilalagay ko, sir? Puro zero. Eh, wala ka naman yan eh. So, number 45. Ano ilalagay, sir? O di 200 minus 000 is 200. Okay. Tax due, 46. O, titingin ka ngayon dito. Ayan, dito. Ay, hindi pala. Dito. Ayan. Okay, nakita mo na? Saan yung 200? Ayun, oh. Dito, dito. O, nasa yung kamay ko? Yun. Not over 250, wala kang babayaran. Tax, zero. O, di lalagay mo rito, zero. Pupunta ka ngayon sa harapan, sa first page. Ayan, number 26. So, number 26, lalagay mo, 0. Number 27, less tax credit. Eh, kung wala naman, 0. Number 28, 0 plus 0, eh di 0. Number 29, may binayaran ka ba? Wala, 0. Number 30, total, 0 plus 0, eh di 0. 31, carry over mo lang yung 0. That's it. Huwag nyo kalimutan, mga ka-tax, ha? Huwag na kayong kumuha ng incompetent na CPA. Kahit may lisensya yan na inisyo ng gobyerno, incompetent pa rin yan eh, pagdating sa taxation. Okay? Huwag na rin kayong mag-retain ng mga incompetent bookkeepers. Kayo na mag-bookkeep. Kailangan nyo to sa library nyo. Hindi kayo iiwanan ito kapag meron kayong tax problem. Multiple choice na po ang nakasulat na entries dito. So hanggang sa muli, ha? Huwag niyong kalimutan din yung iba kong libro.
At huwag niyong kalimutan na i-share ito at i-like ako. Mag-subscribe ka na. Maraming salamat. Let's balance the team! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, ayo at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay sa, ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately, ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training accessible, kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga training ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, bubarahin ko ito. Meron po akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo po yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ah, ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, investigation, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaction. So, minamatch na yung transaction, ha? Doon sa available entry. Ayan. Ganun din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo.
Oh, available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later, lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan, no? Makikita nyo. Ipa-flash ko. Poing! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may offline kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, kalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigate, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, nakaplaso sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice, o formal letter of demand, o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o magmi-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English. Okay na ho yan kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho kasi ho, para ho yung apps, ano, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli, ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.